Sa dulong bahagi ng Eastern Samar, matatagpuan ang Homonhon Island, isang makasaysayang lugar kung saan unang lumapag ang Spanish navigator na si Ferdinand Magellan. Pero ngayon, mas nakikilala na ang isla sa malawakang mining operations doon. Sa video na ito na kinuna ng isang residente kamakailan, kita ang nakalbong bahagi ng isang bundok dahil sa pagmimina. Ayan yung stockpile. At ang isyu ng mining sa Homonhon naging isyong pangkalusugan na rin kamakailan. Sa gitna kasi ng pagpapatupad ng community quarantine, isang hindi inaasahang bisita ang dumaong sa isla. Ang MWVWPs, lula ng 13 Chinese at 4 na Myanmar national. Ang pakay ng barko mag-load ng 7,000 metric tons worth ng chromite ore mula sa isang minahan for export sa China. Pero tinutulan ito ng ilang residente, kabilang na ang mga miyembro ng Homonhon Environmental Rescuers Organization. Matagal ng problema namin yung pagminina dito sa Homonhon. Matagal ng matagal na yan. Umanga mahigit na sa 30 years. Kaya po kami talaga tumututol. Hindi na po ito issue ng pro-mining at saka anti-mining people dito sa Homonhon. It's an issue na ngayon sa health risk na pwedeng kaharapin ng mga taga-Homonhon dito sa pagdating ng Chinese vessel na yon. Ang lokal na pamahalaan ng Eastern Samar nagpadala ng resolusyon sa Department of Environment and Natural Resources na hinihiling na isuspindi muna ang operasyon ng barko. Pakiusap sana nga namin kahit man lang after nung quarantine period, pero hindi rin kami pinakinggan eh. Apparently, there was undue haste in the loading. Ang hingi ko lang naman, mag-quarantine yung crew ng 14 days eh. Pagdating sana nila Homonhon, after 14 days, kung talagang clear sila, pwede silang mag-loading, of course, provided may permit, may mga health protocols. Ang pangamba nila, ang posibilidad na magkahawaan ng COVID-19 sakaling infected ng virus ang sakay ng barko. Kung magkaroon kasi ng malubhang outbreak sa Homonhon, wala naman daw silang maayos na pasilidad para tugunan ito. Ang ospital dito, hindi operational o nakatenga. Wala kang ospital dun, walang anayo ng Homonhon, walang si ambulance eh. April 7, sinuspindi ng DENR ang loading ng chromite ore ng minahan. Pero makalipas lamang ang 4 na araw, April 11, nilift ang suspension at itinuloy ang pagload ng mina. Ayon naman kay DENR Undersecretary Benny Antiporda, nakakuha naman ng clearance ang barko mula sa DOH, kaya pinayagan nilang makapagload sila ng chromite ore. Nilagay rin namin doon sa mineral ore and export permit na hindi pwedeng magkaroon ng contact yung nasa barko tsaka yung nasa mainland. We in the DENR don't see anything illegal on the operation. So sana po naman, wag naman pong ilagay sa bad light ang DNR. There's no special treatment on this operation. Kinakailangan din daw ng gobyerno ang kita mula sa mining operation. Before the lifting of the said suspension, the good secretary seek for the guidance of interagency task force on COVID-19, no? At ang sinabi is export-related businesses should not be hampered. Dahil unang-una, yan na lang yung iilan sa mga source of income ng ating bansa. Hindi na natin dapat harangin pa o gawan pa ng pahirap yung mga yan. Sa ngayon, naka-quarantine na raw ang mga tauhan ng minahan na nakasama sa operation. Sa mga panahong humaharap sa matinding krisis ang bansa at buong mundo, hindi nakapagtatakang mabalot ng pangamba ang mga residente ng Homonhon. Hiling lang nila, masigurong ligtas ang komunidad sa banta ng seryosong sakit. Ako si Ato Maraulio, and I stand for truth.